Ito ang dahon ng Madre de Cacao. Ang gagawin ko ngayon mga kawaray, gagawa ko ng Madre de Cacao oil para kay Dagol. Yan pala si Dagol, nakangiting aso, nakatang out pa. So, ang gagawin lang natin, tatanggalin natin yung dahon pa isa-isa. Itong Madre de Cacao pala, nakuha pa to sa Samar. Dinala sa akin kanina ng pinsan ko. Nire-request niya kasi na gumawa kulit ng Madre de Cacao oil kasi dati sinubukan niya tong gamitin para sa aso niya. Yun nga, kay Dagol din. Epektibo daw. Kaya nagpagawa siya ulit. Kung baka sakali magkaroon ulit ng mga problema yung aso niya, at least meron siyang magagamit. Ganun ka-epektibo ang Madre de Cacao. Kumbaga natural lang. At saka effective pa. Kung gusto nyo ng pitch play and thick remover, ito lang, natural remove play and thick from your pitch. Ito lang na gagamitin nyo. Use Madre de Cacao herbal treatment. Ayan, naubos na natin i-remove ang mga stock ng Madre de Cacao. So ang gagawin naman natin dito is i-chop-chop natin siya ng maliliit. Ganyan lang. Yung iba naman, pinapound siya para lumabas yung katas niya. Pero since nawala akong pounder, at saka yung pounder ko dito is ano lang, yung plastic. Hindi siya masyadong effective. Hindi kagaya kung stone made yung gagamitin sa pagpapound. Mas madali siyang maduro. Kaya ang gagawin ko dito is chachap-chapin ko lang, tapos maya-maya i-blend ko siya ng may kasamang oil, tapos i-blend lang. Gagawin natin siyang parang pesto. So ngayon gagamitan ko siya ng dahas, dalawang katana na parang sisuro para madalian. Ayan, chap-chapin lang hanggang ano, yung pamumuo niya mawala. Para pagdating sa blender, madali siyang madudurog. Kasi pag sinubukan ko dati, hindi ko siya chinap-chop, medyo nahirapan yung blender. Hindi siya madudurog agad-agad. Kung naamoy ninyo lang ngayon, maano nyo talaga na matapang yung amoy ng Madre de Cacao. O di kaya tinatawag nating kakawati. Sa Leyte, marami to. Makikita mo to sa mga gilid-gilid ng kalsada. Kasi yung ibang barangay, ang ginagawa nila, yung gilid ng kalsada, ito yung madalas na tinatanim nila kasi ginagawang puste. Tsaka, yun, maganda nga siya kasi tumutubo agad. At saka ang Madre de Cacao, maganda rin itong pakain sa mga kambing, paborito nila to. Ayan na, i-blend na natin. Lagay lang natin siya sa blender. Tapos, lagyan natin siya ng cooking oil. Yung choice ko dito is cooking oil. Kung mayroon kayong virgin coconut oil, pwede na nyo namang gamitin. Kung ano sa akin, kung ano lang available, yun na. Ginagamit. Dati, ito naman talagang ginagamit ko, cooking oil. Nag-suggest ang pinsan ko na mayroon daw siyang virgin coconut oil, kaso naiwan niya sa Samar. Malayo pa. So, sabi ko, masisira na yung Madre de Cacao muna dinala. Kaya, cooking oil na lang. Ayan, makikita nyo, ganyan lang ka siya kadurog. Parang pesto. Kumbaga, yan. Yan. Hindi, kahit di masyadong ano, durog. Tapos sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Yung cooking oil, kumbaga sa 1 kilo of kakawati or Madre de Cacao, 1 kilo of oil din. 1:1 lang yung ano nila, yung ratio ng paggawa. Yan, tapos i-ano lang natin siya.
parang lulutuin hanggang medyo mag-dark siya para mag-infuse yung oil at saka Madrid de Cacao. Yun ang hinahanap lang natin. Na medyo mag ano yung kulay ng oil, mag-dark. Pwede naman ang gawin nyo dito is pakuluan nyo lang. Ang ratio ganun din, 1:1. Papakuluan nyo siya tapos hanggang palamigin. Tapos pag paligiwan nyo yung aso nyo, pag natapos, yun ang panghuling banlaw nyo. Tapos hayaan nyo lang. Effective naman din yung ganun. Sabi nga ng nabasa ko is Madrid de Cacao lead extract is known to be a natural flea and tick remover because of its tannins and insecticide components. Madrid de Cacao can be used to treat demodictic mangi, sarcoptic mangi, fungal infection and other skin conditions. Best herbal treatment for both cats and dogs. Tapos sa rabbit din, maganda rin to yung nakikita nyo yung rabbit na medyo nalalagas na yung mga buhok. Maganda rin to gamitin kaysa bago tayo gumamit ng ano, ivermectin. Ivermectin merong powder or injectable. Pero kung gusto nyo hindi nabibili, gawa na lang kayo ng ganito. Madali pa ito makatanggal ng garapata, kuto, katikati, galis, nalalagas na balahibo at namumulang katawan ng inyong aso at pusa. Ito na po ang all natural herbal treatment ng mahal nating mga alaga. Hindi na kailangan bilhin. Gagawa na lang tayo sa bahay. Mas maganda pa to kasi mayroon tayong personal touch para sa alaga natin, di ba? Kaya mo lagi. Ibubutang ngayon ting oil? Madrid de Cacao oil. Diri dapat, ang ibubutang diri ng tanga mo oil. Ang virgin coconut oil. Ngayon ka makabring sweat ka da mga virgin coconut oil. Oh, nasagkan, may nagbabalik niya. Mamahal. 100. Sa kagalog. Diri, 1 liter ba? 200 ada sa 1 liter. Ito 75 la. Kaya sa may nakuan. Virgin coconut oil. Maninigib ka preto. Eh, parehas ka dala ito. Yung mga consumption nga nina. Gilab kita pag kinaon nito. Sa ipa, para ayaw mo labong kog. Ah, para ayaw man lang ayaw. Na para tao pag ikikinaon nun. Alisan ka mo. Mister ni Pirate tao, okay ka na yun eh. Kaya, alam mo kita pag kinaw ni Cooking Oil. So, ayan. Okay na to. Damang tama. Ito na yung hinahanap natin sa niluluto nating Madrid Cacao Oil. Tapos, i-strain lang natin. Isala lang natin. Para mag-drip down yung oil sa kaldero. Ubusin lang natin to. Tapos maya-maya pag kaya na natin i-handle, pwede rin natin pigain para makuha natin lahat ng katas ng niloto natin. Ayan. Kikita natin yung oil. O yan o. Medyo dark na siya. Nag-infuse na yung Madrid de Cacao at saka mantika. Ayan. Siguradong epektibo to. Dahan-dahan lang tayo kasi baka tayo mapaso. Mapakainit nito. Siguro may lang ito mga 350 to 400 degrees Celsius. Talagang malalapnos yung balat natin pag mapunta ito sa balat natin. Ayan. Ididiin lang natin para yung katas niya bumaba. Ayan. Green na yung oil. Ayan. Tsaka mas mano siya yung amoy niya. Talagang malakas. Masangsang sa ilong yung Madrid de Cacao. Ayan. Tapos na. I-ano lang natin to.
papatuluin. Okay, din-din lang natin para maubos yung katas. Tapos kung malamig na yung ano, kakawati, pigayin lang natin, ubusin natin yung katas. Sayang naman kung hindi natin ubusin. Pagkatapos, ilagay na rin natin sa lalagyan, plastic bottle, okay na yun. Tsaka magagamit na natin to araw-araw kung mayroon tayo problema sa mga alaga natin. Kung gusto nyo matutunan ng ganito, sundan nyo lang yung video ko. Panoorin nyo lang, na pakita ko rin yung whole process. Salamat sa panonood.